Rescuer Kelly Villarao died after he got electrocuted while rescuing people trapped in a massive flood in Tuguegarao City last Friday night. Villarao and his team were on board a speedboat going to Linao East and Linao West when a portion of the water vehicle hit a live wire. Malakas po yung current. Ang speedboat po pala, hindi po pwede sa mga shallow water and then yung malalakas po ang current. So they took the route. Dito po, umikot po sila sa may mga maisan na area. Hindi nila napansin yung kawan, hindi nila naiwasan. Yun po yung sumagi po doon sa boat. Villarao, a law enforcer with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, left a wife and a four-month-old baby. Until now, it remains unclear whether the cable with live electricity was owned by the local electric cooperative or the National Grid Corporation, which transmits high-voltage power. Hindi ko maintindihan kung bakit mayroon pang live wire at that time. Poste po ng kahel ko, lahat po ang nandito sa city eh. Okay. Yun ang pagkaalam ko. Yung NGCP po, sila, sa kanila po nanggagaling yung power. Tuguegarao Mayor Jefferson Soriano clarifies, the city is not filing a formal complaint nor criminal case against the NGCP. What the local government wants is just an explanation on the matter to shed light on what transpired. We have to find out the facts. Kasi yun po, haka-haka lang po yun, sabi-sabi lang po nila sa amin. So we have to find out the facts because we have Kahelco and NGCP. So yun yung sitwasyon dito. And then, we have to coordinate also with BIFAR kasi tauhan po ng BIFAR po yan na tumutulong sa amin dito. Hindi naman po pwede na we will blame an institution na mamaya-maya hindi naman po tama. NGCP spokesperson Cynthia Labanza says it is remotely possible but unlikely that the live wire is part of a transmission facility. Unlikely na ang NGCP ang nakakuryente no dun sa rescuer na yan kasi yung mga facilities namin, transmission to, backbone, main highway yan. So matataas ang mga poste namin, minimum 35 feet above. At meron rin kaming safety systems in place na oras na magkaroon ng fault o magkaroon ng aberya sa linya na putol o na nagkaroon ng damage, magsha-shutdown yan automatically para rin sa safety ng mga nakapagpaligid. Alabanza says the cooperative called them Friday night to turn off power supply but the company found out that the line had already tripped. Nung na-receive namin yung request, no, binerify namin yung location, nung chinek, out na yung line na yon. Kasi nga, as you know, no, sa kasagsagan ng any weather disturbance, may nag-auto-trip ang mga linya natin to preserve the integrity of the grid. The National Grid has also clarified there is a protocol in de-energizing and re-energizing power lines to avoid any mishap or accident. Yung pag-aming pagpatay ng voluntary o hindi dahil na nagkaroon ng grid disturbance at yung pag-re-energize, kailangan yan fully coordinated with the local cooperative. At sa kaso ng Tuguegarao, kino-coordinate rin namin yan sa local government unit para sigurado na pagpasok ng kuryente dun sa mga bahay-bahay at sa mga konsumante ng distribution utility sa lugar, yan ay magiging fully coordinated at walang aberyang maidudulot pa. On the issue of water release from Magat Dam, which contributed to the massive flood in Cagayan, the NGCP says it has nothing to do with it as dam management rests with the National Irrigation Administration. Alvin Olchico, ABS-CBN News.